Ilang oras matapos na umugong ang pagkamatay ng frontman ng bandang Slapshot, naglabas na ng post at mensahe si Sir Gina Jaya Crisostomo para sa partner nitong si Jamir Garcia. Sa kanyang Facebook post kasama ng larawan niya at ni Jamir, ipinahayag ni Crisostomo ang pagmamahal niya sa yumaong bokalista ng nasabing heavy metal band ng bansa. Mahal na mahal kita hanggang sa muli asawa ko. Ipaglalaban kita habang nabubuhay ako. Pahinga ka na. Emosyonal na pahayag ni Crisostomo para kay Garcia. Nagpasalamat din siya sa kanilang pamilya at mga kaibigan na dumadamay sa kanila ngayon. Sa pamamagitan naman ng Facebook Live ay ipinahayag ni Crisostomo ang kanyang saloobin sa biglaang pagkawala ni Jamir. Sa simula ng kanyang video ay halos hindi na makahinga si Jaya habang nagsasalita. Gusto ko nang magsalita. Alam ko hindi gusto ni Jamir tong ginagawa ko sa ngayon, pero dahil wala na siya, andito ako ngayon sa harap nyo. Magsasalita ako. Saad ni Jaya. Dagdag pa niya. Si Jamir yung tipo na kahit dinudurog ka na ng tao, ayaw pa rin niya magsalita. Ayaw na ayaw niyang ipagtanggol namin siya. Ayaw niya na madamay kami sa lahat ng problema niya na kinimkim niya lang. Nagsalita din si Jaya ukol sa kumakalat na issue na nahaharap si Jamir sa kasong isinampa sa kanya ng kanyang mga kabanda. Simula nung bumutok yung balita na yun, wala kayong narinig sa amin. Sa totoo lang, hindi niya na iniintindi yung mga pinupukol sa kanya. Yung mga binibintang sa kanya, wala siyang pakialam na doon. Binahagi din ni Jaya na mas pinili ni Jamir na manahimik kahit maraming paninira na ang ibinabato sa kanya. Sa bandang huli naman ng kanyang video, sinabi ni Jaya na nanahimik si Jamir dahil ayaw niyang pagpiestahan ng tao ang kanilang buhay. Ibinato din ni Jaya sa mga taong nanira kay Jamir ang mga nangyari. Nagpakawala kayo ng mga peking news. Gumawa kayo ng mga peking storya para lang mahila niyo pababa si Jamir. Napakasama niyo. Kaya nga nagpakamatay yung asawa ko dahil sa mga ginawa niyo eh. Sa kanyang caption, ramdam naman ang sama ng loob ni Jaya. Lalo na nang banggitin niya ang mga katagang hindi niya deserve ang nangyari sa kanya. Sinira siya ng mga taong inggit.